Tara mga boss, puntahan natin si ano, si Boss Malasing. Asawa ni Boss Malasing, si Ate Marites. Ting, wala siya? Pwede tayo bumalik doon? Doon tayo sa bahay nila mga boss para maturuan si ate dito. Dating, kumusta? Si Boss Malasing, ano? Dating oras pa rin yung uwi niya. No, te, kaya kami nandito ngayon, kaya kami bumalik. Yung nag-donate dati sa inyo, si Nanay Jem Santos, gusto niya kayong bigyan ng ano, pagkakakitaan. Diba dito sa inyo, maraming nagtataridol? Opo. No? Ay, yung... Olen. Binigyan mga boss, gusto ni Nanay Jem Santos bigyan sila ng pagkakakitaan. Ang naisip ko lang na maganda dito kasi uso yung taridor dito mga boss. Yung gamit nila dito mga interior lang. Mga interior lang yung gamit. Wala akong taridor. Ito. Ito mga boss, yung mga goma nila dito ano, interior lang tapos yung sa belt lang ng bag. Kaya ganito yung naisip natin para gumanda rin yung gamit ng mga taga dito. Pagbebentahan natin si ate, tuturuan natin siya kung paano hiwain pa kasi to, tuturuan natin siya tapos tuturuan din natin kung paano mag-manage ng negosyo para hindi mawala yung puhunan. Bali, tuturuan natin siya makatayo sa umpisa hanggang sa matuto siya. Ngayon mga boss, kung magiging okay lahat, tutulungan ulit natin siya sa iba pang pagkakakitaan. Hindi lang dito. Nating okay lang ba sa'yo? Magbebenta ka ng gamit ng taridor. Tuturuan kita kung paano magpaikot. Na? Tapos... Ito mga boss, may mga bala pa. Turuan kita ngayon, ting. Pupila natin kay Mat. Turuan kita ngayon, ting. Bago. Ano boss? Ano? Kakat muna namin, tuturuan ko muna si ate tapos pag okay na natin na to, magbibideo tayo ulit. Ting, turuan ka pa. Yan mga boss, bali tinuturuan natin si ate kung paano gumawa. Wala kasi si Boss Malasing. Tapos pagdating ni Boss Malasing, tuturuan na lang ni ate. Ilang araw na lang kasi si Boss Malasing sa trabaho niya. Yan mga boss, bali si Boss Malasing, 3 araw na lang daw sa trabaho. Dahil walang diploma daw, tatanggalin na sila. Bali, pagkatapos na 3 araw, wala na naman trabaho si boss. Magrarakit na naman sa iba't ibang trabaho. Tulad nung sabi niya, all around siya. Lahat ng ipapagawa, ginagawa nila para lang magkatrabaho. Kaya ito mga boss, malaking bagay sa kanila to. Aska basta
Bibigyan ko na nga. Ano, sumari ka Oh. Yan mga boss, natututo na si ate. Hindi na natin siya masyadong tinuturuan ngayon, siya na lang mag-isa. Sa mga gusto mag-try dito sa e-sport na to mga boss, subukan nyo. Magandang pampatanggal stress to. Hindi siya mahirap gamitin. May YouTube naman. May magtuturo sa YouTube. Oops, may padala ko agad din. Ilayin mo ulit to. Sagad mo. Yeah, person me. Yeah, yun. Kamay na ko. Tala mo din. Yun mga boss, marunong na si ate. Isa. Pagkatapos nito, okay na to. Tinuruan na rin natin sa mag-cut mga boss. Sa umpisa lang itong may... Ay, te, baligtad ko. Lagi ka sa black. Neteng, kasi last na ang turun, makuha na kami. Poto, magkamali ka. Sa mga gusto mag-try dito mga boss, maganda libangan to. Kahit babae ka, matanda, babae, yan, okay yan. Bali may nagsusulong dito sa sport na to mga boss. May grupong nagsusulong. Tulad ng ano, PSF Group. Philippine Slingshot Federation. Pasuporta doon mga boss. Kapag ano, kung sakaling interesado kayo dito, mag-join kayo sa group na yon, PSF. Marami kayong matututunan doon. Bawat lugar may grupo dito, may representative sila. Tulad sa Pampanga, may Kabalen Slingshot CSS. CSS yung group sa Pampanga. Kung taga Pampanga ka at gusto mong pasukin to, join ka na lang dun sa CSS mga boss. Kabalen Slingshot. Ay, Kabalen Slingshot Shooter. Mas magandang si ate talaga yung matuto dito mga boss, para kahit may trabaho si Boss Malasing, kaya niyang i-manage. Ito nakikita ko naman, kaya niya. Hindi naman siya ganun nahihirapan. Kapag nagamay pa niya to mga boss, mas bibilis pa yung galaw dito. Ngayon pa lang mabilis na siya. Para li ka magkasabi susunod ting pakatulak may yung kaya mo. Sige, sagad mo. Palwal mo yung pa. Sagad. Yun. Kunan din kayo. Kunan mo lang din. Kunan mo ang lako mo. Yun. Yun mga boss, ang bilis matuto ni ate. Madali naman siyang turuan. Yun. Ayun mga boss, okay na si ate, naturuan ko na siya. Sinabihan ko rin kung paano magpaikot ng pera. Sabi ko kay ate, kapag bumalik ako dito, naubos to, tapos walang punan, last na to. Kaya kailangan pangalagaan niya. Sabi ko sa kanya, kapag naging okay lahat to, lumago na lumago, hindi lang to yung darating na negosyo sa kanya. Sinubukan muna natin sa sakalit mga boss. Kasi pangit naman kung bibigyan lang natin sila ng puro bigay, walang pagsusumikap, dito masusubukan natin sila. Ngayon, kung magiging okay lahat to, mas marami pa siguro tutulong kay Yato. To, mga boss, kay ano, Boss Jem Santos. Alagang 3,000 to mga boss. Ngayon, kapag nabenta lahat to, higit pa sa doble yung tubo nito. Kaya ang sabi ko yate, pagbalik ko dito, dapat hindi lang 3,000, higit pa doon.
dapat nanganganak yun para matuto din si ate. Tapos nga pala mga boss, si boss Malasing, 3 araw na lang daw sa trabaho. Dahil walang diploma, pinagtatanggal daw. Pagkatapos nun, wala na naman trabaho. Magraraket na naman sa iba't ibang trabaho. Tulad ng sabi niya dati, all around siya. Ayun, ting. Anong masasabi mo kay Boss James Santos dun sa pangalawa na to, ting. Tapos mga boss, gusto rin ni Boss Jem, magawa rin yung bahay ni ate. Tulad nito kapag umulan, nababasa sila. Saka yun, ito mga boss, walang takip dito. Open siya dito. Open dito mga boss. Ayan. Ayan, anong masasabi mo kay Jem Santos? Sa pangalawang pagkakataon, nagbigay siya ng tulong sa inyo. Ayan mga boss, nadala ako kay ate. Kaya ayaw kong may umiyak sa harapan ko kasi mababa din yung luha ko. Wala man sa itsura ko mga boss, yan puno ako ng tato. Pero hindi ibig sabihin yun, matigas na ako. Kay Nanay James Santos, maraming salamat sa iyo po, Nay. Kung hindi dahil sa iyo, Nay, hindi natin mabibigyan ng pagkakakitaan sila, ate. Nakikita ko sa galaw at itsura ni ate, masumikap naman siya, madali siyang turuan. Lahat ng sinasabi ko, natatandaan niya. Sa palagay ko, mapagtatanggumpayan ni ate itong unang pagsubok natin sa kanya. Kaya ako magiging okay lahat, sana mga boss sa iba dyan, patulungan pa natin si ate. Sa paraang ito, hindi natin siya binibigyan. Tinuturuan natin siya makatayo sa sarili niyang paa. Maayos man lang itong kanilang bahay sa sariling pagsusumikap nila. Siyempre hindi nila kaya yun mga boss, may kulang sa kanila. Yun yung tulong na kailangan nila. Kaya sa iba dyan mga boss, kung magiging okay lahat itong pagsubok natin sa kanya, sana mas matulungan pa natin si ate.